Lumabas na ang final necropsy report sa labi ng dambuhalang buhayang si Lolong. Ang komplikasyon ng buhaya, posibleng nagsimula mano nang mahuli at mailipat siya sa kanyang kulungan sa isang eco park sa Agusan del Sur. Balitang hatid ni Rida Reyes. Ang kinatakutan at napabalitang nangangain ng tao na si Lolong nang mahuli noong 2011, naging higanting labi ng mamatay nitong Pebrero. As sa final necropsy report ng University of the Philippines Los Baños College of Veterinary Medicine, lumabas na chronic pneumonia complicated by multiple organ failure ang ikinamatay ng pinakamalaking nahuling buhaya sa mundo. Dahil sa impeksyon, nagka-abses ang atay ni Lolong. Butas-butas ang kanyang bronchial tube, gasgas ang kidney, at puno ng plema ang tracheal walls o ang lagusan ng hangin patungo sa baga. Eh, siyempre, kung ang tubig mo o ang pan mo mababaw, he will not have that kind of environment that would be able to regulate its temperature. So, nung ang lungs mo ay nagkaroon ng failure, eventually, pagdaloy ng dugo, ang puso mo ay mahihirapan. Napudpudi naman kuko at pangil ni Lolong busod ng pagkagat at pagtibag nito sa semento sa kulungan. Ang saltwater crocodile kasing gaya ni Lolong dapat malayang nakalalangoy sa malawak na tubig tulad ng Agusan Marsh kung saan ito nahuli. Kaya nang ilipat sa kulungan masikip at mababaw, hindi na ito nakalangoy pa o nakapag-float man lang para huminga. Maaring doon daw nag-umpisa ang mga komplikasyon ni Lolong. Nangihinayang ang pawbi sa sinapit ni Lolong. It's a lesson so that we would be able to learn from it, no? At the proper management of animals, proper husbandry of animals, yung mga practices nito, and even to the habitat where they are. Inirekomenda rin ng PAOB na maging istrikto sa pagtatakda sa Agusan Marsh bilang isang protected area. Hindi naman doon kasi basta-basta nang aatake ng tao ang mga buaya, pwera na lang kung nagagalaw ang natural itong tahanan o kaya'y nauubos ang pinagkukunan ng pagkain. Pagka pumupunta ang tao, ang crocodile lumalayo. Lumalayo. Kasi hindi naman talaga yan para kainin agad ang tao. Napapunta sa isang maliit na lugar na mayroong settlement, to yun naging threat siya. Rida Reyes, GMA News.